que conmigo y escogí a poco me conviene para la vida de Dios, la sociedad, la paulo, la mujer. Si poco más vos, matagal na kami ng kaibigan. Panahon pa ng nanay ko, tatay niya, yung mga anak, naging kaibigan, naging senator siya, siya ang chairman ng committee on local government, pareho kami nagtatrabaho kung sa batas. BGM, talaga mga kaibigan at kaibigan. At kami, ako, hindi ako sumusuksok sa trap. Ako, manligo, magkakilala yung sunod ng presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos! In fact, since a founding member of the NPC, if I'm not mistaken,
kalawa. At matagal na matagal na kami magkasama. Hindi lang po dyan sa, hindi lang sa pagpolitika. Alam niyo po, nung sinusuri namin yung Bar Samoro Basic Law, bago napasa yung bar, ay ang nagtuturo po sa akin ito si Mayor Celso. Mabuti naman at nandiyan siya. At lahat ng naging problema doon sa batas na yun, kaya naman natuloy na ang susunod na harap. Kasama po si Meg Subili. Kasama po si lahat. Kaya po nabuyan dahil sa tulong po ng ating kaibigan na si Mayor Celso Lumilan. Kaya lang po, yung mga payo ng ating magulang na huwag mag-aakyat na kasama ng mas maganda na pati, hindi na natupad sa kasama ko si Mayor Celso. Ah,
ayusin po natin ang napakalaking problema. Napakalaking problema na kailangan tayo maghanap ng paraan para bawasan ang singil para sa kuryente dahil masyado na nahihirapan ng tao. Marami, yan hindi pa po yan na. Marami po tayong gagawin. Marami po tayong aayusin. Marami po tayong hinaharap na problema. Marami po tayong hinaharap na kailangan bigyan ng tulunan at bigyan ng sinuso. Kaya naman po, alam nyo po, alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, at gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, ay isang tao lamang. At nakita naman po natin kung pag-aralan natin ng mabuti ang kasaysayan ng Pilipinas. Nakikita po natin na lahat ng problema na dumating dito, kahit anong sakuna, kahit anong krisis na dumating dito, tayo mga Pilipino nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Kaya naman po, ito po ang aming adhikain. Ang adhikain ng unity ay ipagkaisa ulit ang sambayan ng Pilipino. Nang sa ganun, sabay-sabay po tayo nagkakapit-bisig lahat po ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kamaitan, lahat ng pagmamahal ng Pilipino tumutulong sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya po napakahalaga ng simbolo ng tambakan ng Marcos at saka Duterte. Napakahalaga po dahil sa aking palaga, kung ang kagaya ko na nanggaling sa Ilocos Norte at kagaya ng Inday Sara na galing Davao dito sa Mindanao ay kayang magsama, nanggaling sa magkabilang dapat ng Pilipinas, ay kung kami kayang magsama, kaya siguro natin pagkaisahin ang buong Pilipinas. Mahihig naman po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa, sa mensahe ng at adhikain ng amang ng ating pati, ng ating pagsasama. Dahil po, hindi naman siguro tayo dapat magtaka. Dahil po ang ating pinag-uusapan, ang pagkakaisa, ay nauunawaan agad po ng ating mga kababayan. Nauunawaan po agad ng Pilipino yan. Tayo po, alam naman po natin, ang Pilipino, tayo ba ay palaaway? Tayo ba ay nagahanap ng gulo? Tignan na yung mga karabi ninyo, walang nakasimama dyan, pero nakangiti. Ganyan ang puso ng Pilipino. Alam po natin na ang Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa, Pilipino, na nahihirapan, Pinoy ay lalapit at tutulong. Kapag ang kapwa na nagdapa, ay ibibigay ka ang kanyang kamay upang magbigay ng kanyang guru ang tingin hawa sa kanyang kapwa. Ganyan po ang kultura natin. Ganyan po ang puso ng Pilipino. Kaya po namin napapag-usapan ng pagkakaisa dahil alam po namin ng unity kami ng isang alam po naman natin na nasa puso ng bawat Pilipino magmahal sa kanya. Diyan po sila sa araw na ito, sa tanahan ito, na kinsan ng pagkakaisa. At wag po natin nakalimutan ang ating simulan. At wag natin tinigilan. At ipagpatuloy po natin ang ating ipinaglalaban, ang ating kinsan ng pagkakaisa. Wag po natin hanggang masakit na natin na naipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Na dumating na ang araw na ang sakit pwersa ang lahat ng Pilipino para tulungan ang kapwa Pilipino. Yan po ang aming adhikain. Yan po ang aming naging kinsan. Huwag po tayong titigil hanggang masabi po natin dumating na yung araw na
ay pinagkaisa natin ang sambayanan ng Pilipino. At makita po natin, dahil sa ating pagkakaisa, ay dahan-dahan gagal na pumuhay. At hindi lang tayo makakaraos. Tayo'y sisikat pa. Nalampasan pa natin kung anuman ang sitwasyon natin bago ng pandemya at sikat na naman ang Pilipinas. Yan po ang resulta ng kaya napakahalaga po itong araw na ito. Ito ang ating sinimula ng pagkakaisa. Huwag po natin ihihintuan hanggang masabi po natin na dumating na ang araw ng lahat ng Pilipino ay nagtutulungan pagkakaisa. Sabay-sabay, hinaharap sa kahit anong kahirapan. Sabay-sabay, hinaharap sa kahit anong problema. At sabay-sabay, pinapaganda ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya naman po, kapag nangyari po yan, kapag masabi na natin na dumating na ang araw, na ito na, nagkaisa na ang sambayo ng Pilipino. Gumanda na po ang buhay ng ating mga mamamayan, ang ating mga kababayan. Ang Pilipino ay bumalik na sa trabaho. Meron ng konting pera sa bansa. Kaya nang ipangain ang kanilang pamilya na ay may pag-aaral at kanilang mga anak. At bukod sa lahat, ay nagkaroon rin ang mga Pilipino ng pag-asa na ang kinabukasan natin ay magiging mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 20 taon. Yung layunin yan, yung pangarap na yan, kapag yan ay ating nakamtan, makakaharap na tayo muli sa buong mundo. At magmamalaking po tayo muli at sasabihin po natin, tignan niyo kami, mga Pilipino. Tignan niyo ang aming puso. Kami ang mga makabayanihan. At kahit ano ang ibalo niyo sa amin, kami ang nagkaisa at kaya namin harapin lahat ng mga. Sisigaw po natin sa kanila at magmamalaki tayo muli at sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas ko. Yan po ang ating layon na tayo ay mag-ihinto sa ating kinusan na sinimulan ngayon hanggang tayo ay magtagumpay. At ang tagumpay na aming pinag-uusapan ay hindi lamang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay ay pinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag ating nagawa yan, at kapag ating tayo'y nagsakripisyo, tayo'y nagtrabaho, gagawin po natin lahat upang magpaganda, makikita po natin lahat na, na tayong lahat na nagkaisa at nagsalagpwer sa nakapipisyo gumaharap ay sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po!
Oh,